And sa mapagpalang araw po sa ating lahat. Muli po, Erwin TV Official. So, andito po tayo ngayon kay nanay. Hindi ko na alam kung anong pangalan nitong nanay na to. Shoutout po pala kay Ma'am Marilyn Kimura. Ayan, ito po yung pabahay natin na siya ang sponsor. So, try po natin kung kamusta na si nanay. Parang wala nang nangyari. Hindi ko alam kung saan na yung bahay ni nanay. Ito pala. Ito po. Yeah, yung bulag pala po. Yan po yung bahay ni nanay. Ano nangyari kay nanay? Tara, puntahan natin. Tabahan mo ko. Ayan po yung bahay ni nanay. Oh. Ay, ba't malabo? Ano na nangyari kay nanay? Ano? Ano nangyari sa iyo, nay? Ay, napagaling pa! Hindi pa ligas na magaling! Ay, parang ang ganda na, ang ganda mo na ulit. Ha? Kamusta ka na? Ito! Napagaling ha? Yun naman to. May pamasko ako. Eh, hindi pa baga ako maano to, ay. Ano nangyari dyan, ay? Parang ako'y naparanay. Saan si tatay? Eh, doon sa nanaw niya eh. Oo na. Nanaman, hindi kita kilala. Ay, alam mo sir. Ayan po yung ano lang sir. Ayaw ko magpa-ano sa iyo. Wala akong kwarta. Binibinta ko iba kong gamit para makabili ng gamot. Sige, pakagamutan ko. Kasi ang ulo ko baga may dugo. Tapos? Para kung sa mga tubig na mainit, sumuluwak. Kaya parang na-paralyze. Paano hanap buhay nyo, nay? Wala. Hindi ba kumakahanap buhay dahil mahirap nga ito ilakad. Nandiyan ang aking screen, no? Makita. Tingnan mo ang yung ano sa ulo ko. Nakita ko naman na yun, nay. Nakita ko na yun nung unang punta ko dito. Yun ang ano ko ngayon. Sa kahirapan ng buhay baga ngayon. Yung kasama ko ay wala man. Wala man income ngayon dahil hindi pa tig-aralihan, hindi man ano. Ang bigas, nagmahal bagati. Anong gagawin natin to? Kundi nagtiis, may nagabigay-bigay di tulong sa akin, bigas, ulam. Minsan sininti mo pambili ko ng pagkain, pambayad sa kurente. May nagatulong sa akin dito ngayon, kalam lang. Hindi lang po nag-ano kasi di ang kasama ko. Yung paglasing yan, hindi na yan nakaalala sa akin. Pinapabayaan ko na lang yan. Eh ako nagtitiis talaga ako sa buhay ko ngayon, sir, sa totoo lang. Sa gagamot, sige pa kung gamot. Simula ako yung nag-alis sa ospital, eh maraming kagamutan, ilang kagamutan yan. Ang huli ko ngayon binagamot yung sa ulo ko. Kasi hindi pa pala likas na magano. Kumbaga sariwa pang dulo sa utak. Buti nga sabi mo, hindi ako naistot. Dito lang na mapan. Ito na manita ang aking kabilang kamay sa kahirap ng ano ka alam mo ngayon ko yun, alam. Yun nga yung iniisip ko na hindi paano na parang mag-umpisa ka ng sa zero sa wala no umpisa ka talaga sa wala anong gagawin natin kaya ako naghihintay lang kung sino mag-aahawa sa akin hindi naman na ano hindi katulad sa sinabi ko na hindi po lahat ng lahat ng pagkakataon matutulungan tayo. Oh. Ang pagbibigay po namin ng bahay tsaka yung pang-umpisa nyo ng tindahan is sapat na po yun. So, kaya po ako nandito na dahil gusto ko din pong sabihin sa inyo na ayaw ko din naman kasi na bigla na lang akong mawawala eh, hindi ako makapagsabi sa inyo. Gusto kong sabihin sa inyo na yung tulong na binibigay po namin na hindi po panghabang buhay na nandyan kami. So, bali, ang tulong na binigay namin is pang-umpisa nyo or else maswerte ka dahil isa ka sa mga nabigyan ng babae kahit paano, eh, may masisilungan kayo. Yun yung importante. At hindi lang naman yun pabahay. Yung about nga sa negosyo, nabigyan din kayo. So, ngayon, nanay, ang ano ko lang sa inyo, anong balak mo sa buhay mo? Sa akin ngayon, dahil hindi naman kami nag-aintindihan ng kasama. Baka magpahinga muna ako sa anak. Yan yung the best way na sagot mo, nanay. Yan din yung dapat kong i-advise sa'yo. Napadala lang ako, minsan 500. Yan yung dapat mong gagawin, nay. Kasi katulad yung matanda na kayo,
kahit anong gagawin namin tulong sa inyo, narating ang panahon na talagang hindi na kaya ng ating katawan. So hindi po natin masabi na hindi naman natin pinapanalangin na matigok tayo, mga ganun. Narating kasi yan dahil bunga ng katandaan natin. Narating kasi yung ganyan. Kaya mas mabuti yung may anak kayo na doon na lang muna kayo sa anak nyo. Doon na lang muna kayo hindi ka naman malaki kumain siguro. Kaya man ata ikaw pakain nyo. Alam mo, sir, sa totoo lang, ayoko rin magpalingon-lingon sa iyo, no? Dito ay pinapaalis ka din. Pinapaalis? Siguro, hindi rin maalihin sa iyo na karirinig ka rin ng mga balita dito kung saan. May balita din. Ang ibibigay dito sa amin, Utsumi lang. Itong buong bahay? Ako nandiyan. Galing sa Abugani. Kanino ba itong lupa, Nay? Akala ko sa inyo ito. Kaya sa gobyerno. Gobyerno. Kaya nabili ng lupa sa likod, harap daw nila. Sa akin, pag sinabi ng gano'n, hindi na ako nagparaano. Para sa lupa. Kasi nasa punto din sila eh. Mahirap kong magsalot tayo, di ba ka? Yung sabi ko, tingnan nyo naman ang katayuan ng bahay ko. May tubig ako, may ilaw ako. Yun lang ba, sabi ko, ang ipapalit ko sa akin. Ako yung hospital pa. Hindi ko alam kung hindi ko pwede anong pagbalik. So, bali, itong bahay na to, bali, papatanggal nila. Siyempre, lahat kami dito. Hindi lang ako, lahat. Nagahilira. Pati yan, no? Si nanay yan, Norma. Lahat kami dito. May mas maganda pa nga dyan sa akin o sa tabi ko. Bago din yan nagawa, mas nauna pa yan sa kanya kaysa akin. Ang akala ko, sa kamag-anak to ng ano? Oo, yan sa mga perer. No. Ako diba, kahit bisigil na daw ang lupa, hindi mabili daw ang lupa kung may nakatira sa harapan. Tao, kapayag ko. 6 million ang bilhin niya ng lupa. Pero hindi. Yung kamag-anak ng kasama ko, hindi mala napakita dito sa akin. Nasabi, bigyan ako kung ano, kung alis ka na ganito, dagdaga ng 8,000 na yan. Wala. Ngayon, binayaran na kayo ng... Hindi ba? Ayan o, naghihintay kami. Ngayon daw? Oo. Hindi man. Wala pa. Hindi nga, wala nga dito. Nabayaran na sila. Nagbayad na daw doon. Bakit hindi pa napunta dito sa akin? So, nasasayang yung ano, nasasayang yung pabahay natin. Oo, no, sa alam mo, sir, sa totoo lang, dahil tiwala ako, kamag-anak na kasama, pinsan, apamang, tuwin. Tuwin mismo, sir, sa totoo lang. Mm-hmm. Sabi ko, sige lang, makikita ko pa rin yung balang araw kung ako'y buhay pa, kayang kaya ko magpatayo ng ganito. Mami mo, sumili, saan mapunta? Ang alam ko lang pala, Nay, na ganun ang mangyayari. Kaya hindi ko, kasi dati, hindi sir, ako magpapatay ng bahay ng ganito. Sir, kasi dati doon kami sa loob. Nakatira din palabas kami dito. So hindi ko rin alam na ganyan pala. Nasa loob kami. Doon kami sa gitna. Pinatira nila, pinatayuan ang bahay doon. Tapos hindi ko alam. Nagtanggal ako dito na 10 taon ako dito sa labas. Tapos yun na pala. Nabinta lang yan. Wala mo lang pala maibibigay sa amin. Kumbaga na paano na rin kami sa bilang caretaker, baga. De baga? Wala mo lang maibigay kay Chibulay. Tapos ito lang, Utsumel. Lahat kami dito, batali-tali, Utsumel, balo kami dito ng bahay. Sayang yung pala yung napagawa natin. Ano? Talaga sa huwag eh. Hinahanap ko nga kung si attorney kung saan nasa bakit ganun. Dapat sabi ko kay ganyan naman dyan oh. Dapat banya ko din ng isang duty o ano, hindi ba ka? Yun ang kapalit sa bahay na ito. Siguro hindi malingit sa iyo. Hindi man yan pwede na at ang may-ari ng lupa ang may karapatan. O sir, sa totoo lang, gobyerno na ito eh. Gobyerno to, pero harap nila. Yung sa harapan kasi nila, eh pwede namang bawal naman kasi talaga pabahay yung ganito. Kala ko kasi sa kamag-anak ng asawa mo yan dyan. Pwede mag... Nasa loob nga kami. Nasa loob kami kumira. Malaki, may bahay din kami doon. Doon kami nag-umpisa. Kaya sabi ko, matutinda lang ko dito ng maruya. Ang sabi, doon na lang kayo sa labas.
kung gusto mong magtinda doon, eh, kinadaan na ng bagyo. Mm. Yun na naghingin ako ng tulong sa inyo. At hindi mo siya nagsabi na kung ano. Kasi sabi mo kasi bahay, lupa nyo na to, yan, may ano na, may patukod pa, umpisa na kayo, di ba na? Oo. Ano to? Hindi ko akalain na hindi pala to, ano, wala pala kayong karapatan dito. Kaya nga. Kasi kung nalaman ko noon pa na, hindi ako magbibigay ng pabahay. Malaki ang gastos nito, umabot ang 150. Sa akin man, sir, kung alam ko naman, pinalabas ako dito, wala man lang kami makuha ng 5 centavos, hindi na lang ako nag-alis doon. Laban ko din. At ilang taon kayo nakatira doon? Maanim na taong kami doon. Freezer yan, bago ko na isampa doon, yung mga magunda na kasama ko, 20 anos na. Mga 20 anos na doon, ma'am, tagalan, no? Ni aning tatahusi, hanggang sa ako sumampa doon. Bahay na yon. Di bakit? Tsuhin nila yun. Tsuhin na may-ari ng lupa. Ganun talaga, hindi naman natin kaano. Ganyan talaga yan. Wala man lang magga. Ginahintay nga, alam nga naman ako mapunta pa dun sa Binsus para mapakaawa, mapaiyak-iyak. Malabo-labo pang mata kung maglakad sa daan. Kabila kong mata, malabo mo. Hindi, ang ano mo na, imauwi. Pag natanggap mo yun, maalis na kayo dito. Imaalis na eh. Saan na kayo mapunta? Mauwi na ka ng sa anak mo? Mapunta muna ko sa anak ko sa Las Piñas. Tapos may ano man ako tumiluti. Paano yung asawa mo? Yan, saya eh, kay gaano sa nang tanaw niya. Masunutan niya kung gusto niya sumunod. Kaya binigyan ko naman ang address yan. Kaya nagdanaw pa sa dyan. Ang danaw na yan, may ari dito. May lupa dito. Tigakuan man siya nga mabigyan siya. Kaya matagal din siya nagtinant doon. Baka bigyan ka lang sabi ko na 1,000 lang din dyan. Ganyan ang mga ugali niya ng mga pera. Alam mo, sa totoo lang, sir, saya-saya ko mo. Hindi man siguro lahat, Nay, pero baka wala kayong wala kasi kayong karapatan, Nay, at hindi niyo naman kasi lupa yan. Ang ambong akala ko kasi dito, itong sarap, is binigay na to sa inyo. Yun kasi yung pagkasabi mo ay, binigay na sa inyo yung dito, yung ano na to. Alam mo, sa totoo, sir, kung sa karapatan, may karapatan. Kasi ang yanan ko, tenant nila dyan. Ibig sabihin pala kung tenant pala kahit tenant ka ng matagal na taon na pag ang may-ari ang magsabi na wala kong walang karapatan yun. Ganyan pala yun, kahit kamag-anak, kahit pamangkin nila. Hindi naman nakapangalan sa pamangkin, hindi porkit kamag-anak kayo may ano na, may wala karapatan na lang sa ipasadyos na lang natin. Kaya masayang pala tong kabahay natin, mga tulong kabahay. Iba kami mabigay man, sir, eh. Mga yero-yero dito, ibibisi basta ko na lang eh, para idagdag pamasahe ko. Sumilang man mo, pamasaang ligay. Ha? Ayang yung ano natin dito, ayang yung pabahay natin dito at kuha man ako eh. Naano ako kay Sundri, tinulungan mo. Maano ako, nagka-problema din na ako. Kala mo, ginaano ko lang kasi ulo ko na luna, hilo ako. Masakit man sa kaluban ko. Ang ginagawa ko na ngayon, magpalakas ako ng katawan ko. Kung sino magbigay sa akin. Kain lang kung kain, kahit man mga saluyot lang ulam mo kung walang lahog-lahog, asin lang, kagitsin. Basta ako ilalakas. Wala tayo magagawa, sir, kung ilaban natin, wala tayo laban, di ba? Ang sa akin na lang, sisikat na lang ako nga muli, makabangon. Kung ano man ang nawala sa akin ngayon, babawin ko, mahanapin ko. Sino nang nangyari sa atin? Ang sa akin kasi, Nay, dapat nung una pa lang na ano, hindi niyo sinabi sa akin na may karapatan kayo dito. O hindi niyo sinabi sa akin na may share kayo dito. Ito. Ito yung share na sinabi mo eh. Eh sana mabigyan natin ng ano, mahanapan kayo ng sarili ninyong lupa, doon mapatayo yung bahay. Pero sir, ang sabi, dito lang daw kami, sila man ang sabi. Sabi nga lang, wala naman kayong pinaghahawakan. At ibig sabihin pala, hindi pala sa totoong tao.
Kaya ako matagal din na nakatulong sa kanila dun sa Binsons. Nakatulong din ako sa... Hindi man po, hindi man porket nakatulong tayo na, eh, humingi, hahangad tayo ng kapalit. Hahangad tayo ng kapalit. Ganun, kami na, ganun din ako, na once na tumulong ako, wala akong hinahangad na kapalit. Ang sa akin lang, yung tulong na naibigay ko, mapangalagaan, mabigyan ng halaga. Kasi mahirap din yung saan tayo maghahanap ng 150,000 ngayon? Kapabahay. Kung alam ko lang na hindi pala ito magiging sa inyo, o hindi pala ito sa inyo talaga, ang iano ko dito, kahit yung kubo lang, tapos yung iba pang ano nyo na sa negosyo, or else sa Manila kayo mo eh. Pati ako na yun, ang hinayang at... Laking gastos na nga ito, di ba ka may binagdagla kong materialis ko? Yung sa amin nga lang na budget na ano dito is namabot ng 150. Tama na yun sa pagdaan. Wala tayo magawa, sir. Okay lang, bahala na ang Panginoon ko sa akin, sa kanila. Kaya naawa din ako sa mga sponsor, lalo na mga nagbibigay, tapos ganito ang mangyayari. Siyempre nakakaya din sa kanila. Hindi natin alam kung paano nila pinaghirapan yung pera para maitulong dito. Tapos maging ganito pala, wala palang kasiguraduhan. Kasi na, hanggat walang lupa, hindi talaga kami nagbibigay ng pabahay. Yun ang sinabi mo na may karapatan kayo, pinakita mo yung sa lupa. Doon talagang hinahanapan ko ng paraan na mabigyan kayo ng bahay. Kaya yun lang, nakakalungkot dahil wala tayong karapatan kahit anong gagawin natin kasi kaya hindi nyo naman ito baha. Doon na lang, nag-akyat dito sa pubo ko eh. Ang sabi, sige, dito lang kayo, sa labas, huwag lang doon. Siyempre, kibahala ako kasi silang may-ari ng lupa. Hindi ba ga? Kasi nakadapa ng bahay ko mo. Hanggang sa naabutan mo, na nakabigay ka ng tulong sa akin, ang laki yung pagpasalamat ko nga ni. Ngayon din ako nalamigan, hindi na ako naulanan, hindi na ako hindi ko nabasa. Ngayon, isang taon pa lang ito. Kala mo? Kaya nga, Nay, paano kaya to? Pati ako na yung lumo kasi halos... Basta, hindi ko masabi yung ano. Tapos papunta lang sa gano'n, imposible naman yan sir. Huwag mo lang ibigay sa amo. Baka bibigyan naman kayo ng ano. Wala man akong alam din sa ganyan at hindi naman akong nakasubok. Nga nabigla lang nga ni ako. Bago lang itong sulat na ito. Asan yung sulat? Bago lang ito. Kala mo natin. Sayang yung mga pabahay natin. Ay, sir, wala lupa. Wala na may nagsuporta sa akin kay ang kasama ko may babae na. Anong babae? May sinasamang babae. Saan? Diyan sa Alvarez. Hindi na umuwi dito. Hindi. Nag-visit na yun sa bahay ko pag dito yan. Tinaboy ko na yan dito. Hindi ako binigyan ng pala, hindi ako binigyan ng bigas. Nung ani ito mo din. Kaya ang dami nagatulong sa akin dito. Yun ang kasama mo dito? Tapon lang. Hindi na ba siya dito natutulog? Hindi ko na sa pinangtapon ko na ang mga gamit niya palabas. Sinabi ko sa kamag-anak yung abogado. Sinabi ko, yun ang ginagawa ng pamangkin mo dito sa akin. Ng babae pa yun sa tatay? Mayroon daw, kay parainog din ng babae. Tanda na baga, nakita mo naman nata yun. Parainog. Babae para inom din. Na Yosef. May papatol pa ba doon? Malay natin nun. Kaya yun naman mga sinasabi ng sumbong dito sa akin. Kahit isumbong yung sumbong man dito sa akin, hindi ko yan sabihin di hindi ko yan sinusubod. Basta ang sabi ko, wag na siya umapak dito. Tapos, wag niya dagdagan kami. Kailangan mo nang umuwi sa anak mo, Nay, para... Binapauwi nga ko ni Day kaso nang, ay, hindi ko pa kayang katawan ko, no? Mabigat pa ito. Hindi ka naman maglalakad. Masakay ka naman. Nung ang ginanong ko, lula pa. At dito lang nga, nalula pa ako. Gabalak nga ako makaipon ng ano para sunduin nila ako dito. Kami dito ko sa kabilang mata, malabo. Papasundo ka na sa anak. Punta pa ko ng gamot ngayon. Nakala mo sa ulo ko. Kay kumulo ito eh.
di tatong buwan nakagamutan baga. Yung iba kong mga gamot na ubos ko na. Yung sa ulo na lang. Minsan nawala ang isip na memory loss ako. Kailangan mo nang umuwi sa anak mo, Nay. Wala na pala dito sa tatay at ng bababae na pala. Wala na pinagpanggal ko ng mga gamit ka dyan. Single ka na pala ngayon, Nanay. Ha? Ay, pwede. Ay, uwa. Yung kaya ko naman, sir, mabuhay ng sulo lang mo. Basta yun kung may buhay yan, Nay. Mauwi ka na lang sa anak mo, Nay. Yan lang yung magandang advice ko sa iyo. Kasi dito, mahirap po, Nay, na matanda na kayo. Tapos sulo lang kayo dito, no? Dapat talaga doon na kayo sa anak mo. May papaano, hindi naman kayo ano. Hintay ang anak ko. Sabi ko, hintay ka lang baga muna dyan. Tingnan lang natin kung ano mag-i-decision sa bahay na ito. Pag kailangan pinipilit talaga na ano, huwag ka nang maglaban. Eh, ano muna lang. At antayin nyo yung ano ng kapitan dito. Kung alam ko naman hindi kayo pababayaan na dito ni kapitan. Hindi na mag-ano ano, kapitan. Sino kapitan dito? Daniel. Oh, si kapitan Daniel. Elisande Daniel. Hindi kayo pababayaan nun at kayo ang alam niya. Siya nanalo naman dito ngayon eh. Alam niya yung ano niyo. Nay, mauna na kami, Nay. Sige. Mm-mm. Thank you, Nay. Maingat ka, Nay. Maingkot pa din ako. Ha? Maingkot ako sa 24. So, tara. So, ito po yung bahay na pabahay natin nila, ano, Nanay, kaso kailangan nilang umalis. Yun lang. Maraming salamat po, Ate Marilyn Kimura. God bless po. Bye-bye po.